Sige po sa bautisa, purihin po ang Panginoon. Sige po, talagang ayaw dito sa gitna, no? May 500 sa ano yun dito eh. O, sandali. O, sandali. O, manalangin muna tayo. Tayo pong lahat ay mag-pray. Salamat po, Lord, sa iyong ibinigay na isang gabi na naman na makapag-aaral naman kami ng iyong salita. Muli naming inanyayahan po kay Panginoong Santong Espiritu na kayo ang magiging teacher at ang inyong lingkod ay magiging instrument, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Kami, Panginoon, ay maraming natututunan at nagpapasalamat po kami at ibinababang aming mga kaalaman, bagkus kayo ang manguna, kayo ang magbibigay ng lahat pong ito. Maging ang mga tanong, humihingi kami sa iyo na ito, Panginoon, ay manggagaling sa inyo upang mas malawak pa kung ano ang pwede po pong naming malaman according sa iyong salita na pag-aaralan namin ngayong gabing ito. Salamat po sa lahat at ibinibigay po namin ang parangal at papuri para sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, amen, amen. Tinatawagan po ang ating speaker for the night, Pastor Noel. Talagang ano po, may technique. Okay, muli sa gabi ito, ipagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay no po, sa ating pong pag-aaral. Na andoon tayo sa dalawang tanong no po, patungkol sa conscience. Yung number one na tanong, is conscience indestructible? So ito pa lang po yung ating tinatalakay nung tinalakay nung nakaraan at itutuloy po natin yung bahagi na ito no po. At sabi po eh dagdagan natin yung mga verses kasi dito sa Bible verses no po. So yung mga pwede natin idagdag dala natin ngayon sa gabing ito. Ang conscience na po, hindi ito nasisira, hindi nawawala. At sinasabi pa nga po, hardened sinners are often aroused by the accusing, condemning testimony of conscience so that they experience great agonies of remorse. Di po ba yung mga nagkasala, ang kanilang mga nararamdaman na mali yung kanilang ginawa, nandun pa rin. Kaya gumagana pa rin yung conscience. Pero ang tanong, ito po bang conscience ay talagang nababaliwala o nasisira? So the accusing conscience will probably be the chief torment of lost souls in the hell. At hanggang doon daw po sa impyerno, ito daw po yung magpapahirap sa mga makasalanan. Kasi kung yung conscience mawawala, no po, hindi na magkakaroon ng conscience ang tao pagdating doon sa impyerno, wala silang mararamdaman na sinasabi po ng Biblia na meron pa rin. No po, so tingnan natin yung sinasabi sa Luke 16. Pwede pong ipapakita natin yung verse na yon. Luke 16, 27 hanggang 29. Kung pwede po sa Tagalog. Magandang balita. Okay, sige po. Tingnan natin na po. Luke 16, 27 to 29. Ayan. Tingnan natin, sabi po rito. Yung istorya po dito, yung pangyayari na nandoon, nakapokus na po tungkol kay Lazaro at saka yung mayamang lalaki. Sa verse 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po,
Okay. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham. So nandun na po, nag-uusap na po sila. Kausap niya si Abraham. No po? Ang pangyayaring ito ay bago pa po mapako sa krus ang Panginoon. No po? Sabi niya rito, ipinapakiusap pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Si Lazaro yung pulubi. Na po, na naghihintay-hintay sana nung kung anong makain niya habang masaya yung mayamang lalaki. Sa verse na ito, sa verse 28, sa aking limang kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So bakit po niya nararamdaman yun? So yung kanyang konsyensya, gumagana pa rin kahit na naandoon siya sa lugar ng paghihirap. Naalala niya yung mga kapatid niya. Naalala niya na sila rin doon papunta. Kaya nung isang mga naunang talata, di po ba hirap na hirap siya? Tapos sabi niya kahit na isang patak lang ng tubig ang ibigay sa kanya ni Lazaro para maibsan yung kanyang paghihirap. Kaya nadarama niya yung paghihirap nung kahit na nung naandoon siya sa lugar na yon ng pagdurusa. Kaya sabi niya, suguin. So nakokonsyensya siya, meron, andun pa rin yung konsyensya niya na yung kanyang mga kapatid doon din papunta sa kung saan naroon siya. Sa verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at mga propeta. Yon ang kanilang pakinggan. Ayan po. So, kaya sabi ni Abraham, hindi na pwede yung ganun. Kahit yung mga patay, babalik. Ando na yung salita. Andyan na yung Bible. Yung mga propeta. Ano po? Ang mga pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Yan. Kaya doon, nakakadama pa rin yung naandoon sa lugar ng kaparusahan ng paghihirap ng kanyang kaisipan. Yung konsyensya nandun pa rin. So tingnan natin yung ilan pang talata. Sabi po doon sa Matthew 8:12. Tingnan po natin sa Matthew 8:12. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Yan, yung lugar ng kadiliman, darkness. Mananangis sila doon at magnangalit ang kanilang mga ngipin. Pansinin niyo po yung salita, mananangis. Ano po? Yung pong salita na mananangis. So bakit sila mananangis? Kasi yung konsyensya gumagana. Parang gustong magsisi. Po, pinapakita ng Diyos na yung kanilang ginawa talagang hindi karapat-dapat. Kaya kahit na naandoon sa kadiliman, ang sabi po ng salita ng Panginoon, mananangis sila. So ito po ay emotional agony. So buhay pa rin yung kanilang emosyon. Nakakaramdam. Kinokonsyensya. Yung budhi, na po, pinapadama pa rin sa kanila yung kanilang kamalian, yung kanilang mga ginawang kasalanan. Kaya sabi po roon, mananangis sila. So patay na, na po, nandun na sa darkness, sa kadiliman. Pero ang sabi po, mananangis. So meron pa rin emotional agony. Ano po, tapos ang sabi po rito, at magnangalit ang kanilang mga ngipin. Physical agony. Kahit po physical, no po, mararamdaman pa rin nila yung sakit, yung hirap ng naandoon sa lugar na yon ng kadiliman. Kaya doon po natin makikita na hanggang doon sa kamatayan, hanggang doon sa kabilang buhay, hanggang sa impyerno, gumagana yung konsyensya.
Yan, nasabi rito, mananangis. Bakit nananangis? Kasi inuusig. Yung konsyensya nandun pa rin. Pinapadama talaga sa kanila ng Diyos yung kanilang nagawang mali, malaking kasalanan, po, kaya sila naroon dahil sa kanila mismong kasalanan, sa kanilang sarili, yung kanilang choice. Kaya napag-aralan natin, di po ba, yung reason and then yung conscience at saka yung choice. Ito yung bahagi ng emotion ng tao na hindi pwedeng mawala pa rin, hindi pwedeng maalis yung conscience, hindi nawawala. So ilang pang talata, tingnan natin sa Matthew 13:42. Ganun din po yung sinasabi, ano po? 42, tapos mamaya yung 50. Matthew 13:42, sabi po sa verse na ito, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon. At dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. So, maliwanag po dito sa verse na ito, ganun din. Mananangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Yung pong nagngangalit, yung mga ngipin. Oh, meron akong kapatid eh. Natutulog. Po? Tapos yung ngipin tumutunog. Yun. Na po? So, ganoon po yun. Yung nagngangalit ang kanilang ngipin. So, sa impyerno, merong emotional agony and physical agony. Yung paghihirap. Emotional, na po, hirap na hirap yung kaisipan. Tapos, hirap na hirap din physically. Kaya yun po ang paghihirap na mararanasan ng tao kapag siya ay doon pupunta sa lugar ng kadiliman, yung darkness. Okay, so yun po ang sinasabi. Na po, meron pa pong mga ilang talata, kahit na hindi na natin bubuksan, sabihin ko na lang, ilista nyo sa verse 50. Na po, Matthew 13:50, tapos Matthew 22:13. Yan, lista na lang po ninyo, basahin sa bahay. Na po? So, Matthew 13:42 and verse 50. Tapos Matthew 22 verse 13. Ganyan din yung sinasabi. Yung nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Mananangis at magngangalit ang mga ngipin. So, merong sorrow and grief. Na po? Ibig sabihin, emotional agony. And then, physical agony. Na po? Yung ngipin nila talagang tumutunog. Talagang nandun yung pagsisisi. Yung paghihinayang. Na po? Siguro, talagang yun ang mararanasan na ipadarama ng Diyos. Na po? Yun ang kahihinat na ng tao na talagang humiwalay sa Diyos. So, hindi po nawawala na po, hindi nasisira ang conscience. Ngayon, titingnan natin, andali po, baka po mayroong tanong, hindi po nawawala yung conscience ng tao. Po, hanggang doon sa darkness, sa impyerno, na po, nandun pa rin, mararanasan pa rin niya yung gusto niya magsisi pero huli na. Ayan, wala na siyang magagawa. Po, binigyan siya ng chance, kaya po ang chance ng tao habang nabubuhay, magsisi. Doon sa impyerno, gusto magsisi, nakita niya talagang napakalaking kasalanan pero huli na. Po, maghihirap na lang siya. Yung kung sino man yung nandoon sa kalagayan na yon. Wala pong tanong? Okay, so wala. Wala. Nag-iisip. Apo. Okay, so punta na tayo sa pangalawa. Sa is conscience infallible? Pag po sinabing infallible,
Ang ibig sabihin nito, hindi nagkakamali, laging tama na po yung conscience. Okay, tingnan natin yung mga ilang nakasulat dito. Conscience judges according to the standard given to it. Ayan. So, ang konsyensya ng tao, na po, siya ay humahatol o nagdidesisyon depende sa kung ano yung turo o yung aral na kanyang tinanggap. Kung ano yung standard na tinanggap niya. Na po, iba-iba yung misan, iba-iba yung depende sa kultura ng tao. Na po, kung ano yung hindi maganda, maaring sa iba-ibang kultura, pwede yon. Maaring sa ibang mga tao, sa ibang lugar, pwede yung ayaw ng kabilang lugar. Yan po. So, depende sa standard na tinanggap niya. Tuloy natin ang pagbasa. If the moral standard accepted by the intellect is imperfect, the decision of conscience may be wholly unjust. Kapag daw po yung tinanggap niya na standard, yung aral, turo, ay imperfect, na po, the decision of conscience may be wholly unjust. Depende doon sa turo, doon sa aral na tinanggap. Na po, yung nakikilala niyang turo o aral o yung standard. Na po, sabi rito, conscience decides according to the law given to it. Ayan na po. So, sabi rito, conscience decides according to the law given to it. Kung ano yung tinanggap niya na batas, na turo, na po, aral, tinanggap niya sa kanyang mga magulang. So, ito yung doon siya magbabase, na po, yung konsyensya, yun ang tatanggaping standard. Ayan, sabi rito, meron daw po tayong standard na tinanggap na po, sabi rito, but since this knowledge, pupunta na ako dito sa, ano ito, has become perverted through sin, it does not form a sound basis of judgment. Dahil nga ang tao ay naging makasalanan, na po, nagkasala, buhat pa doon kay Adan, kay Eva, hanggang sa panahon na ito, nagkakasala ang tao. So, hindi pwedeng sabihin na ang konsyensya ng tao ay pwedeng nating tanggapin bilang standard ng pagsunod sa tama at mali. Kasi nga po, mayroong mga iba-ibang aral. Halimbawa, sa ibang lugar, ano pa yung maganda pang example natin? Halimbawa, pwedeng doon sa ibang lugar na ganito yung gawin. Tapos dito naman, hindi pwede sa kanila. Na po, pwedeng ito yung kaugalian nila sa ibang lugar, hindi naman. Kaya po, depende yon sa kung saan siya. Kung saan siya nanggali, ano yung kanyang lugar, ano yung kanyang turong tinanggap upang makita natin kung ano talaga yung konsyensya niya. Na po, ang sinasabi po rito, ito po, the only true standard for conscience is the Word of God. Dito ngayon papasok na ang pinaka-standard para ang konsyensya maging tama, na po, kailangan yung salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, you must be born again. Kahit may konsyensya ang tao, po, hindi mapagbabasihan yung konsyensya na tama. Kaya tingnan niyo po, si Nicodemo, napakagaling, napakahusay. Po ba? Magaling siya sa batas, magaling siya sa tungkol sa mga kautusan sa kanilang relihiyon. Pero sabi ng Panginoon, you must be born again. Kasi, yung tinanggap niya, na po, iba yung tinanggap niya. Aral, turo. Na po, ang kailangan na tanggapin ng tao, yung salita ng Diyos. Nang sa gayon, yung kanyang conscience
merong matibay na basihan. Merong matibay na basihan yung kanyang conscience. Kasi ang standard talaga yung salita ng Diyos. Yan po yung kanyang ginalakihan, kinagis ng aral, kung hindi nakabase sa salita ng Diyos, hindi magiging tama yung dinidikta, yung sinasabi ng kanyang konsyensya. Hindi po pwedeng basihan na ang tao mabait. Sabi ng iba, mabait naman siya. Pero sa 1 Corinthians 1:19, ang sabi po ng Panginoon, sisirain ko ang kabaitan ng mababait. Ibig sabihin po noon, hindi porke mabait, okay na sa Diyos. Katanggap-tanggap na sa Diyos. Marami tayong mga kilala, mababait. Ako, marami po akong kilala, hindi naman born again, pero mabait. Ibig po ba sabihin, mabait sila, ligtas na, pwede na sila sa kaharian ng Diyos? Kasi sabi ng Panginoon, 1:19 ng 1 Corinthians, sige po, para makita natin. 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Pero sa yan po kasi sa magandang balita, di po ba, na Biblia. Pero sa ang Biblia, kung meron po, ano po, si Pastor, sa ang Biblia, yung version. Maganda rin po yun, po, pero ang Biblia 2001, 1905. Maghalukay tayo ng version, no po? Ayan, 1905. Tingnan nyo, makikita po natin. Kaya minsan, sa mga version, mas magandang marami tayong mga version. No po? Huwag lang tayong mag-ano doon sa isa. King James ako, palaging King James. Kailangan meron tayong mga ibang version. Ayan, tingnan nyo po. Tingnan natin. Sabi niya, sapagkat nasusulat, tingnan niyo po yung wording, no po? Ito kasi yung original, pinakamalapit na version sa Tagalog, pinakamalapit sa King James. Sabi rito, iwawalat. Ibig sabihin, yung iwawalat, babaliwalain. Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kanina, hindi natin nakita yan doon sa ibang version, no po? Pero nandyan, kahit sa King James. Sa English, nandun yan. Pero okay na yan. Po. Sabi rito, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaya maraming mga mababait, sabi nila, mabait naman ako eh. Ligtas ako. Di po ba? Ako sabi ng nanay ko, mabait ako eh. Pero hindi ibig sabihin, ligtas ako dahil mabait. Kasi mismong ang Diyos ang nagsabi, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaya kahit na mabait, okay yung konsyensya, no po? Pero hindi nangangahulugan na katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya sabi niya, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaya lahat tayo kailangan ma-born again. Yun ang tunay na mabait. Yung na-born again. Kasi merong iba, pinagmamalaki yung kabaitan. Mabait naman ako. Wala naman akong inaargabyadong tao. Tanungin nyo, born again ka na ba? Yan na po. So, kahit na mabait, kapag hindi naman born again, sabi ng Panginoon, isasawala ko yan. Kaya po, hindi natin pwedeng sabihin na ang konsyensya ay hindi nagkakamali. Nagkakamali rin. Kung ang standard ng Diyos ang titingnan natin, no po, sabi rito,
yung kabaitan. So yung mabait sa normal na paningin ng tao, okay siya. Di po ba? Hanga tayo sa mga taong mababait eh. Marami tayong kilala mga taong mababait. Apo? Pero hindi nangangahulugan na mabait ay katanggap-tanggap na siya sa Diyos. Ang sabi po ng kanyang salita, isa sa wala, baliwala yan. Yung kabaitan. Apo, isa sa wala ko ang kabaitan ng mababait. Yun, apo. So kaya nga po ang conscience po nakabase lamang sa dapat ang pinagbabasihan yung salita ng Diyos. Kapag turo, aral ng tao, mali. Apo, kahit na matuwid sa isang grupo, tama sa kanila yon. Kung hindi sinasabi ng salita ng Diyos, mali. Yan, sabi po rito, Romans 9:1. Tingnan natin po yon. Romans 9 verse 1. Sabi rito, sa Roma 1 ay 9 talatang 1, I say the truth in Christ. I say the truth in Christ. Tingnan niyo po, sabi ng binabasa natin. I say the truth in Christ. Kung nakikristo tayo, doon lang tayo tunay na makapagsasabi ng truth. I say the truth in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. So, yung conscience ngayon, no po, hindi na siya nagsisinungaling, hindi na siya magsasabi ng mga hindi karapat-dapat. Kasi, ano po sinasabi rito? Na andyan, kasama na ang Holy Spirit. Kaya ang isang tao, no po, kailangan talagang ma-born again. Nang sa gayon, ang kanya magiging basihan, yung conscience niya, merong pagkukuhanan ng tamang aral. Kasi katulong niya ngayon, kasama niya ngayon, ang Holy Spirit. Di po ba, ang Holy Spirit, siya ang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. John 14:27. Sige po, ilista niyo po yon, tapos basahin po niyo yon. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Kaya, ang conscience, nagiging tama, na po, infallible, kapag ang kanyang basihan ay ang Word of God. Po, yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, di po ba? Sa umpisa pa lang ng John, hindi pa nagtatagal. John 3, except a man be born again. Kasi hindi pwedeng panghawakan yung konsyensya. Pwedeng magkamali. Kaya nga po, marami tayong nakita na evil conscience. Ano po? Seared conscience. Iba-iba ang naging takbo ng konsyensya ng tao. Kasi ang tao nahulog sa kasalanan. Sa iba, tinatanggap kahit mali, okay na. Sabi ng iba, eh kung hindi ako gagawa nito, paano naman kami? Sabi ng hold-upper, kung hindi ako mag-hold up, mamamatay kami sa gutom. Na po, yun ang reasoning niya. Pero alam po ba niya yung mali yon? Alam niya. So, ito yung choice. Mang-hold up siya. Kaya po, yung tatlo magkakasama yan. Na po, reasoning, yung reason, conscience, at saka yung will. Andun yung choice. Po, kapag hindi tama yung kanyang turong tinanggap, yung aral na tinanggap, talagang mapapahamak ang tao. Kaya hindi po pwedeng basihan yung conscience. Conscience, masasabi natin, conscience is na po, not infallible. O conscience is fallible. Pwedeng mali.
Yan po, pwede siyang magkamali. Bagamat nagtuturo sa tao na minsan kinokonsensya ang tao, pero hindi palaging tama. Kaya minsan na masasabi natin eh, di po ba yung mga heinous crime, parang walang konsensya? Meron. Kaya lang, nadaig. Na po, natalo yung kanyang konsensya nung kanyang choice. Yan, yung kanyang pinili, yung gumawa pa rin ng mali, ng kasalanan. Uy, may nagtatanong. Ikala ko. Ako nagtatanong. Kala ko. Excited ako. Okay, so. Meron po. Ah, Pastor Robin, sige po. Ah. Sige po. Para marinig, sige po. Di ba may mga relihiyon na nagtuturo, halimbawa, yung iba, kahit ilan ang asawa, pwede, no? So, ang tao po ngayon, dahil sa may bandang doon. Interesado, ano po? So, ang tao po ngayon na nakarinig noon dahil alam niyang tama yon, susundin niya. Ang tanong ko po, paano po ang mga yon na alam nila tama ang kanilang ginagawa at the end po, hindi pala tama. Paano po ang magiging ano nun? Paano po ang magiging kahihinat na sa bandang huli? Sa huli. Opo. So, yun po ang tanong doon. Paano sa judgment? Siguro ganun. Opo. Dahil yun ang kanilang itinuro sa kanila, opo, yun ang pinakabata sa kanila, di po ba doon sa Romans 2:15, kung ano yung tinuro, kung ano yung batas na tinanggap ng tao, yun ang standard para sa kanila. Hindi sila sisingilin doon sa hindi nila tinanggap na aral. Kasi yun ang tinanggap na aral eh. Apo? Kaya po hanggang sa katapusan, hanggang sa wakas, may mga Muslim maliligtas. Po, may maliligtas pa rin kahit na ilan yung asawa niya. Po, merong maliligtas. Kasi hanggang sa huli, hanggang nabubuhay ang tao, talagang may pag-asang maligtas. Makarinig siya ng aral, di po ba? May mga sa ibang religion, sabihin na natin, Muslim, nako-convert into Christianity. Di po ba? So, alam natin ang Diyos mahabagin. Po, mahabagin siya. Kung ano yung tinanggap ng tao na aral, hanggang doon muna. Yan na po. Kasi kaya nga po, yung grace, yung biyaya ng Diyos, kahit na hindi pa lumalapit sa kanya sa ngayon, ano pa yun eh? Patuloy. Naka-extend pa rin po yon kahit na kanisaang o kaninong relihiyon. Yan na po. So, kaya po, ang sa Romans 9:1, yung binasa natin pinakahuli, ano po, ang pinakamaganda na sa tao, yung standard niya, yung salita ng Diyos. Kasi nandun na yung paggabay ng Holy Spirit. Ano po? So, balikot doon sa nagkasal, doon sa bababa, yung nga po, maraming, ba't yun ang nagiging lagi example? Na-example ko yun ngayon, maraming asawa. Po. So, marami naman po talaga na naganap yun sa lumang tipan. Di ba? Talagang nagkaroon ng maraming asawa. Yan. Pero, pagdating kasi sa paghatol, bahala ang Diyos. No po? Bahala ang Diyos. Pero ang sinasabi niya, basta ang tao ay patuloy na lumapit sa Diyos. No po? Malay natin, kahit marami siyang asawa, baka ma-born again din siya. Yan, no po? Ngayon, kung hindi naman siya na-born again, yung hatol sa kanya, hawak ng Diyos. Ako po, personal, masasabi ko, hindi ko rin pwedeng hatulan siya sa kanyang sitwasyon na marami siyang asawa,
Hindi na siya ligtas. Yan. Kaya po, ang pinakamahalaga doon sa aral na ito patungkol sa konsyensya, mahalaga ma-born again ang tao. Kaya yun ang sinabi agad ng Panginoon. Nasa John 3 pa lang, sinabi niya, you must be born again. Napakabuting tao. Ano po, religyoso. Maraming alam sa relihiyon, sa batas. Pero, sabi ng Panginoon, you must be born again. Kailangan pa rin ma-born again. Okay, sige po, naano na tayo sa oras. Ano po, sa kalooban ng Panginoon, sa susunod, gusto pa po ba niyong mag-ano tayo tungkol sa pagkain? Yung kasi minsan nakukonsyensya, dapat bang kainin ito o hindi? Kung hindi, punta na tayo doon sa ibang reason ng existence ng Diyos. Punta na tayo doon. O mag-touch tayo ng konti tungkol sa pagkain. Sisig. Paano po? Mag-ano tayo? Daan-daan na natin. No? Po, sige. Pagdaan natin, iwan natin. Yan. Kasi minsan, yung konsyensya, ano pa rin doon eh, no po sa mga kinakain. Pag-usapan lang natin yung ilang bagay doon, tapos yung susunod na reason na. No po. Marami rin akong sinulat patungkol doon sa pagkain. Sige po. Okay. Yan, no po. Hindi ko masasabi kung ligtas siya o hindi. Ang sabi ng Panginoon, siya lamang yung pwedeng humatol. Na po, sa pagdating sa paghatol, hindi ko pwedeng sabihin hindi ligtas si Solomon at hindi ko rin pwedeng sabihin ligtas siya. Anong karapatan ko? Na po, ang paghatol ay nasa Diyos. Opo. Kaya po, ayan, tama po yun. Kaya sabi po ng Panginoon, huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Kasi may time for judgment. Ayan, opo. Sige po, tayo po ay mananalangin. Salamat po aming Panginoon sa gabing ito, sa iyong salita na amin na pag-aralan. Tunay po, Panginoon, na kayo ang siyang kailangan namin. Ang inyong salita upang sa lahat ng mga desisyon, mga choice, mga pagpili namin sa aming buhay, kung ano ang aming gagawin, kung paano kami mamumuhay, ay maging naaayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Kaya salamat po, naway patuloy po na gabayan mo po kami, at patuloy namin hinihiling ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin ng lahat ng mga bagay kung paano po kami makapamumuhay ng karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat po sa gabing ito, ang inyo pong masaganang pagpapala, ang siyang patuloy pong igawad sa bawat isa. Kayo po ang may kapurihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
let the peace of God dwell in our heart. Feel the peace of God. Feel the presence of God. Yes, Lord. Yes, God. Let me feel your presence. Let us feel your peace of God. Yes, Lord. Find rest. I will.
you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. At sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng natutunan, sa lahat ng ipinapahayag po, Diyos, sa amin, maraming maraming salamat po na nagpapatunay na may kasama mo. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Bagkus, O God, nakikita namin ang inyong miracle power. Maraming salamat po, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus, ang bawat sa po ay magsabing, Amen, Amen.